Hi guys, welcome back muli sa aking YouTube channel. I'm Lil J. Padulina. Sa video ito guys, ay pag-uusapan natin ang mga dapat gawin at dapat dalhin kapag mag-a-apply ka sa work. Ayan, like passport chain. At sa ang trabaho guys, ito yung mga dapat gawin natin at dapat dalhin. So guys, bago natin umpisan itong vlog na to, ay nais kong sabihin sa inyo na gumagawa po ako ng mga ganitong vlog para sa mga baguhan, para sa mga wala pang experience sa pag-a-apply, na magkaroon sila ng kaalaman at kaunting idea at ma-share ko yung mga dapat nilang gawin kapag nag-a-apply. So guys, umpisa na natin. Okay guys, una-una guys, bago tayo mag-apply, syempre gagawa tayo ng resume. Ayan, meron tayong resume dito na example. So guys, syempre guys, kapag gumawa tayo ng resume, dapat updated tayo guys. Updated yung resume natin ng ginawa, then updated din yung cellphone number. Kasi kung sakali man na tayo ay kontakin nila, i-text nila for interview, ano tayo, kumbaga, marireceive natin yung kanilang text. So guys, ang kailangan nating ilagay sa resume po natin, mas maganda kung mayroon tayong 2x2 picture. Ayan, wag yung Xerox guys, para mas maganda yung 2x2 picture na ididikit natin dito o kaya i-stipler para may counting effort. Ayan, wag natin kakalimutan guys magpagawa ng 2x2 picture and 1x1 picture. Ayan, kasi kailangan to guys, kailangan natin to. Ayan, so guys, pagkatapos natin lagyan ng 2x2 picture yung ating resume, pangalawa naman guys ay permahanan po natin ang ating resume. Ayan, dito sa ito kasi resume natin, back to back, dalawa to. So guys, huwag natin kalimutan dito, permahan dito guys. Ayan, kailangan guys may perma natin to. Ayan, for applicant. Ayan, nakaganyan, applicant. Ayan. So yun guys, kapag na-permahan natin to, pwede na tayong magpasa ng resume sa gusto natin pag-applyan. At yun, okay guys, pag-apply man natin guys, sa pag-apply po natin, kailangan po nating magdala ng valid ID. Ayan, any valid ID guys. Example, SS, Pag-ibig, PhilHealth. Ayan, kung wala pa kayong ganun guys, kung sakali lang na wala pa kayong ganun, baguhan pa lang kayo, pwede po yung NBI o kaya police clearance. Ayan, pwede po yun. O kaya student ID. Ayan, pwede rin po yan. Saan ba ginagamit yun guys? Kasi example na lang guys, nung nag-apply dati ako sa Makati. Kasi example lang guys, nung nag-apply ako sa Makati, pag ikaw ay visitors, pumapasok ka sa isang building, hinihingan ng security doon ng valid ID. Kasi may ibibigay sa'yo yung number ng pagiging applicant mo. Ayan, kaya kailangan natin magdala ng valid ID. Ayan, take note yan guys sa inyo ha. Then sa number 2, magdala na ng black ball pen. Ayan, dapat lagi tayong may dalang ball pen. Ayan, kasi mayroon kayong form na pipil upan doon, mayroon kayong mga surat doon kung sakaling may exam. Ayan, kailangan natin ng ball pen guys. Huwag nyo kakalimutan, take note din nyo yan. Ayan, then magdala din kayo guys ng extra nito, hindi lang sa resume guys na yung ilalagay, magdala din kayo extra nito. Siguro magpagawa kayo ng 2x2 mga 8 pieces, tapos 1x1, yan, 1x1 8 pieces din, para sure. Kasi minsan yung ibang mga employer humihingi ng dalawang copy, bukod doon sa resume, dalawang copy pa ng 2x2, tapos dalawang copy rin ng 1x1. Ayan, tapos guys pala, huwag nyo kalimutan yung pag magpagawa kayo ng 2x2, yung white background. Ayan, white background guys. Then kung sa fast food chain ka naman nag-a-apply, ayan, kung sa fast food chain ka naman nag-a-apply, like Jollibee, Chowking, Greenwich, McDo, or Manginasal. Ayan, kasi may nagtatanong sa akin guys kung paano ba daw malalaman kung hiring ng isang store. Ayan, kailangan ba may mabasa ba na now hiring, or may nakapaskal doon na now hiring, ganun. Sa ngayon guys, hindi na ganun ka uso yung nagpapaskal sila sa store mismo. Kasi ngayon guys, through FB na ngayon. Kasi
Yung iba nagpo-post na lang sa FB, tapos share-share na lang sa mga friends-friends. Share nila para mas mapabilis yung pag-urgent hiring nila. So yun guys, pag ganung scenario, kung paano ba malaman, wala namang, kung sakaling wala kang update sa FB, ang masasuggest ko sa inyo guys, magpunta po kayo mismo sa store na gusto nyong applyan. Then, tanong kayo sa guard, kung sakaling may guard doon, hiring pa po ba nila or hiring pa po ng store na ito. Yan, kung example lang yun guys ha, tanongin mo yung guard, then kapag sinabi na sige po, tuloy ka po sa loob, or di kaya kung walang guard, diretso ka na sa loob, then tanongin mo yung counter, sabihin mo na hiring nyo pa po, then ang counter kasi nagsasabi lang na sige po, pasa lang po kayong resume. Yun guys, pasa lang po kayong resume. Basta guys, pwede magpasa ng resume sa counter kung si counter man ang mag-receive o si manager or TL. So guys, pasa lang po kayong resume sa bawat store na gusto nyo applyan. Katulad ng mga inasal, wag lang guys isang store. Dapat maraming store na papasahan nyo. At yun ay kung sinong mauna, yun. Hindi puntahan nyo kung sino mauna sa kanilang tumawag, ay opportunity nyo yun guys. Puntahan nyo at kung makapasa kayo sa interview, yan, good luck. Yun guys ang aking ma-i-share sa inyo. Kuya, pwede ba mag-apply sa McDo? Kahit nag-apply na ako sa Jollibee. Pwede po yun guys. Yun nga sinasabi ko. Pasahan nyo kung saan mang gusto nyo passport chain. McDo, Manginasal, Jollibee, Greenwich. Basta guys, kung sinong unang tumawag sa inyo, ayun guys, puntahan nyo na lang. Kasi opportunity yun guys. So guys, sana may natunan kayo sa video na to. At kung may natunan kayo, please like naman and subscribe sa aking YouTube channel para marami pa tayong magawang video at marami pa tayong ma-share. Ayan guys, good luck na. Kasi malilate na ako. So may pasok pa ako ngayon, break time ko lang. Siningit ko lang itong pagbablog para ma-share ko at ma-update kayo sa aking YouTube channel. Ayan guys, thank you guys sa panonood at thank you sa support. God bless guys, I'm Lil Jeff, Service Crew.